So for today's video mga kapanyaw ay mag-e-edit ulit tayo. So tatlong application ang ating gagamitin mga kapanyaw. Ito ay ang Pinterest, Pixelove at Background Erase. So ayan, napakaganda ng gagawin natin ngayon mga kapanyaw. So ito ay pasisilip ko sa inyo yung ating ginawa. So alam ko, ayan o, diba? So, alam ko mga kapanyaw, excited na kayo kung paano ko ginawa yan. So, ayan. So, tatlong application. Kung wala pa kayong ng ganyang mga application, ang Pinterest, ang Pixelove, at ang Background Erase, i-download nyo na yan. Hanapin lang ninyo yung mga picture na nandyan sa itaas. Tingnan nyo, yan yung i-download ninyo mga kapanyaw. So, ipost mo muna to. Then punta ka doon sa Play Store para hanapin ang mga apps na yan. Kasi yan ang ating gagamitin. So tara na mga kapanyaw, hindi na tayo mag-i-intro dahil alam ko excited na kayo na matutunan ang paggawa niyan. So ayan mga kapanyaw, start na tayo. Click natin itong Pinterest kasi dito tayo kukuha ng frame na ating gagamitin. Ito ang aking napili. Click lang natin yung 3-dot doon sa itaas para ma-save natin. Then, downloaded image. So, kapag nakita natin yung image downloaded, punta na tayo doon sa background erase natin. So, pagkatapos niyan, load photo. Hanapin natin yung dinownload natin sa Pinterest. And then, done. So, pagkatapos niyan, click lang natin itong auto color para mawala yung gusto natin i-erase kasi para mabutasan natin yung frame kasi mag-i-insert tayo ng panibagong image. Then, save. After natin ma-save, punta tayo doon sa Pixelove. So, open lang natin yung image na ating na-save. Ayan, napansin ninyo mga kapanyaw, erase na yung background. So, mag-insert ulit tayo ng panibagong image o second image para ilagay natin siya doon sa likuran. So, click lang natin itong to back. Ayan. So, send natin yung second image doon sa likuran. So, ayan. So, pagkatapos yan, diba, kita ninyo na wala na yung puti na background doon na sa frame. Then, ang magiging background na natin ay yung ating picture. So, after nyan, ilalaklaan natin yung first photo para hindi siya gumalaw kapag once na itap natin uli yung second photo. So, kasi mahirap kapag lagi na lang paggalaw-galaw, magtatagal kayo. So, ilock na lang natin. So, after nyan, yan, kunin nyo lang yung size. I-wild nyo lang. So, after nyan, okay na. Kita nyo man para sa inyo ay okay na. So, mag-i-insert tayo ng text, mga kapanyaw. So, click nyo lang yung text. So, after nyan, kung anong gusto nyo sabihin, congratulations, best wishes. Best wishes, ayan na utal ako. So, ayun, ilagay niya lang doon sa text. So, ang aking sinample ay ang congratulations. So, ayan, o, halimbawa, graduation, ang inyong gagawin. So, ganyan lang. So, kayo na ang bahala na kung paano yung design niya, kung saan nyo ilalagay, kung anong color, kayo na ang bahala. Kasi kayo naman na magdi-design, di ba? So, ito, pakita ko lang sa inyo kung paano siya gawin. Na totally naman na kailangan yun talaga yung gagawin ninyo, kung ano yung nakikita nyo sa video. Siyempre, kanya-kanya naman tayong gusto. So, ito ang aking nagustuhan. So, yun lang, pinakita ko lang talaga sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga gantong photo design. So, ayan. Text tayo, maglagay tayo ng bold. Ayan, kayo na ang bahala. Hindi bold ha. Bold. Yung kasi pinakalinya ba? Kana ba? O, ayan. So, artehan nyo lang. Taas, baba, tagilid, kung saan nyo gustong ilagay. So, ayan, lalagay na lang natin sa taas. Pwede nyo palakihin. Kayo na ang bahala mag-design mga kapangyaw ha. So, ito, pinapakita ko lang sa inyo paano ko siya ginawa at magkaroon kayo ng idea. Then, pwede naman ulit kayo, additional text lang uli. Ayan, anli naman yan kung anong gusto nyong i-text. So, kahit ilang message o text ang inyong gawin, pa pwede naman. So, ayan, laglagay tayo dito ng pangyaw.
i-check niya lang, save image, then save to gallery. Hopefully mga kapanyaw, nagustuhan ninyo ang video natin today. At kung nagustuhan naman ninyo mga kapanyaw, baka naman si Panyaw ay pwede maglambing sa inyo, palike ang video na ito. At kung ikaw na bago pa lang sa channel ni Panyaw, pakiclick na rin ang subscribe button para naman na-update ka sa mga bago nating upload. So hopefully mga kapanyaw, nag-enjoy kayo at nasundan ninyo ang ating tutorial. At kung medyo nalilito naman kayo, pwede naman tayong magturo one-on-one. Hanapin nyo lang ang aking Facebook page at doon tayo mag-uusap. So ang ating Facebook page ay Panyaw. So same lang din ng profile, same na same sa ating YouTube channel. So ayan mga kapanyaw, bye-bye! Ingat! Thank you.